daan sa Baguio. Kalakip ng plano ang paggamit ng mga e-jeepney. Nagpapatrol, Casey Zalabaria. Mas nagiging agresibo ang grupong Baguio Heritage Foundation na isulong ang Sustainable Urban Mobility Plan o SUMP sa Baguio dahil sa datos na nakuha nila mula sa Baguio Health Department mula 2003 hanggang 2012. Pinakamataas ang bilang ng may lung cancer na umabot sa 232. Air pollution ang pangunahing sanhi nito. It's very significant. There are more than almost 300 cases of cancer of the lungs in the past 10 years. Yung study na kuha niya. And this is Baguio statistics. Layo ng SUMP na paigtingin ang paggamit ng pampublikong transportasyon tulad ng e-jeepney para mabawasan ang mga mauusok ng sasakyan na umiikot sa Central Business District. Makatutulong ito para mabawasan ang pulusyon sa hangin. Suportado ni Senator Bam Aquino ang SUMP. Basically, ang interest ni Senator Aquino again was the creation or the legislation for a Metro Baguio Development Authority, something like the MLDA, considering that once, if the SUMP gets implemented in whole or in part, in majority part, then the city will have to depend on a specific group like MLDA or MBDA, and then legislation for tariff exemptions for electric jeepneys or electric vehicles that will encourage those who are using diesel and gasoline public transport. Sa susunod na linggo, may darating na isang e-jeepney mula sa isang pribadong kumpanya sa Maynila para masubok kung kakayanin nito ang ruta sa Baguio. After yung terrain naman, pupunta tayo sa viability niya, kung cost-effective ba siya, kung mas mura bang i-operate ang jeep kaysa yung combustion engine na jeep. Nasa 800,000 piso ang halaga ng bawat e-jeepney. Kung kaya nitong bumiyay sa mga kalsada ng Baguio, hahanap ang Baguio Heritage Foundation ng investor na tutulong sa kanila para makabili ng 10,000 e-jeepney. At ito ang gagamiting pampublikong transportasyon na iikot sa plano nilang Universal Shuttle Route. Casey Zalabaria, ABS-CBN News.